kapag ka nag-trip itong isang contactor na ito at nakaselect ito parehas sa manual position, itong selector switch ay automatic na ito po ang gagana. So, i-trip po natin ito para ma-testing natin. Sa auto position ay ginamit natin itong timer at saka itong relay. Okay, so i-activate po natin itong float switch. So, gumana ngayon itong pump number 1 at it maging itong ating timer. So, nagka-count siya ngayon. Nakaset po ako dito for demonstration ay 10 seconds. So, after 10 seconds, mag-off to at ito namang isa ang mag-i-energize. Ganun din, after 10 seconds, mag-off to at ito naman yung mag-i-energize. Okay po, ngayon, ang kagandahan din nga po dito sa automatic position natin na ito ay kapag ka nag-trip ang isang contactor, automatic na ito yung gagana. Okay, so try po natin ngayon dito. I-trip natin to. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol dito sa winiringan kong magnetic contactor na ito. So, nais ko po itong ibahagi sa inyo, lalo na po sa mga kaibigan nating electrician na baguhan pa lamang sa motor control. So, magandang pagkakataon na ito para sa inyo para makapag-practice po kayo sa pagwa-wiring o sa paggagawa ng diagram. Okay po. Ngayon, ito pong control circuit na ito na aking winiringan dito ay combination po ito ng timer at saka ng float switch. Okay? So, mayroon tayo ditong selector switch. Bali, dalawang selector switch ang ginamit ko po ito. Ito ay 3 position. Kapag ka ganito ang position ng selector switch, naka-manual ito. At kapag ka nasa gitna naman po ay naka-off. At kapag ka ganito ang position, ito po ay automatic position. Okay, so itong isang selector switch na ito ay para dito sa contactor na ito. At ito naman pong isang selector switch na ito ay para dito sa contactor na ito. Sa auto position ay ginamit natin itong timer at saka itong relay. At ito naman pong float switch ay ginamit ko as control para po sa manual and automatic circuit. So ito pong control circuit na ito ay gagamitin ko para sa underground tank namin. So bali dalawa yung pump kasi doon na i-install namin, bagong pump, at pinapagawan sa akin ang control circuit. So ang mangyayari po yan kasi malaki yon, dalawang malaki yung tanke at dalawang motor ang kailangan. Ang gusto nung manager namin ay alternate yung paggana. So sa actual ay nakaset ang timer sa 6 hours. So ibig sabihin po niyan ay mag-alternate itong dalawang contactor na ito at 6 hours, every 6 hours magpapalitan po sila. Okay po, so ito namang position ng ating float switch kapag ka naka low level, ganito ang position niya. Kapag ka naka high level ay ganito ang position niya. So sa low level ay naka-stop itong dalawang pump o magnetic contactor. Okay, hindi po gagana. Ngayon, ang setup natin dito sa float switch ay above low level, no? Hindi po kailangan na high level. Above low level, dapat na gumana ang isang contactor. So, tuloy-tuloy po ang paggana ng isang pump o ng isang contactor hanggang 6 na oras. Kapag ka natapos na yung 6 na oras, mag-i-stop yung pump number 1. Ito naman yung gagana, itong pump number 2. Sa automatic mode po yan. Ngayon, sa manual mode, siyempre, pagka sinabi nating manual mode ay direkta itong nakakonekta dito sa contactor. Ibig sabihin ay hindi connected itong timer sa manual mode. Okay po. Pero kontrolado pa rin sa manual mode, kontrolado pa rin ng float switch. No, kapag ka naka low level, mag-i-stop yung contactor. Kapag ka above low level, gagana yung contactor. Kung alin man yung mauna dito sa pump number 1 at pump number 2. Okay. So mayroon tayo ditong indication, trip indication, at saka ito yung pinaka-load natin dito para makita nyo na kung alin yung gumagana. Okay po. So mas maganda po ay testingin natin ito para makita nyo yung actual operation nitong control circuit na winiringan ko dito. Okay po. So i-plug in ko ito dito sa ating power outlet. Unahin po natin ang manual mode. Okay po. So, i-on ko itong power circuit breaker, maging itong ating control circuit breaker. Naka low level pa tayo. Okay po. Wala pang laman ng tubig yung tanke. So, i-select ko itong
selector switch sa manual. And then ito pong float switch natin ay mag-activate ito kapag ka nagkaroon ng tubig yung tanke above low level. Kailangan na gumana itong contactor na ito, itong pump number 1. Okay po, i-activate po natin to. Ito number 1 at gumana ang load natin. Okay po. Ngayon ang kagandahan dito sa ating manual mode. Kapag ka nag-trip itong isang contactor na ito at naka-select ito parehas sa manual position, itong selector switch ay automatic na ito po ang gagana. So, i-trip po natin ito para ma-testing natin. Nag-de-energize itong contactor na ito, nag-off yung pump number 1. Meron tayo ditong trip indication at ito naman yung gumana. Okay po, so kapag hanggat hindi nare-repair itong pump dito sa contactor number 1 ay tuloy-tuloy na ito ay gagana. At ganoon din naman dito, kalimbawa na-repair na ito, okay? At kapag ka ito naman ang trip ay automatic na ito naman ang gagana. So testingin din po natin yan para makita po ninyo. So i-trip po natin ito dito. Okay po, so nag-de-energize to at ito naman yung gumana. Sa manual position po yan. Okay po, so i-reset natin to. Then testingin naman natin ang auto position natin. I-off po natin itong ating selector switch. At testingin naman natin ang automatic position nito. Okay, so halimbawa na naka low level pa rin yung ating float switch, wala pang laman na tubig yung tanke. Okay, then select natin ito sa auto. So sa automatic circuit naman ay dito na gagana itong timer at saka itong relay na ito. So testingin po natin to, naka low level tayo at kapag ka nagkaroon ng tubig yung tanke above low level, kailangan na gumana itong contactor number 1 o itong pump number. And after nung ma-reach nito yung setting dito sa timer ay automatic na mag-off to at ito naman yung gagana. Okay po. Okay, so i-activate po natin itong float switch. So gumana ngayon itong pump number 1 at it maging itong ating timer. So nagka-count siya ngayon. Nakaset po ako dito for demonstration ay 10 seconds. So after 10 seconds, mag-off to at ito namang isa ang mag-i-energize. Ganun din after 10 seconds, mag-off to at ito naman yung mag-i-energize. Okay po, ngayon, ang kagandahan din nga po dito sa automatic position natin na ito ay kapag ka nag-trip ang isang contactor, automatic na ito yung gagana. Okay, so try po natin ngayon dito. I-trip natin to. Ayan. So nag-off ito, mayroon tayong trip indication dito na ang ibig sabihin po niyan ay nag-trip yung circuit na ito o yung pump number 1. So automatic na ito yung gumana. Ang kagandahan din po nito ay hanggat hindi nare-repair itong pump number 2 ay tuloy-tuloy pa rin ito sa paggana kahit mag-change ito ng contact dito sa timer. Okay? So kapag ka-reset naman natin, halimbawa na repair na po yung pump dito sa number 2. So reset natin to dito. Yan. So babalik po sa normal na operation ang control circuit na ito. Mag-a-alternate na po ito sa paggana. So kapag ka nag-low level, kailangan na mag-stop ang motor natin. Kasi kapag ka low level at magtuloy-tuloy sa paggana ang motor, ay wala sang masisip-sip na tubig. Papasukin po ng hangin yung loob. So mahihirapan po na ito ay pagganahin ulit. Matagal. Kailangan matanggalan ng hangin sa loob bago ito mag-operate ng normal. Kaya gumamit tayo dito ng float switch. Okay po. So kung sino man po ang may gusto ng diagram nito, paki-comment na lamang po sa comment section. At kung may katanungan po kayo ay pwede kayong magtanong patungkol po dito sa control circuit na ito na aking isinere sa inyo ngayon. Sa mga baguhan po sa motor control na gustong matuto talaga sa motor control circuit, ay mas mainam na i-diagram po ninyo ito habang hindi pa natin na-upload yung sunod na video para dito. So paki-comment na lamang po sa may gusto ng diagram at yan po ay isishare ko sa inyo sa sunod po nating video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. Salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.